Dating kasama ni Pepsi, may isiniwalat sa TVJ. Ngayon po talaga, ako mismo, ako ang mag-confront niya na... Muling Nine Friga ang marami sa isiniwalat na ito ng dating kasamahan ni Pepsi Paloma na si Coco Nicolas. Isa siya sa mga soft drink sexy star na lumutang para sa isang interview. Ngunit dito sinabi ni Coco ang tunay na kulay ng TVJ, naaalala niyo pa ba ang isyo na kumalat noon tungkol sa pagkawala ng sexy star na si Pepsi Paloma? Matatandaan na nasangkot si Joey at Vic sa isang malaking isyo noong 1982, inaakusahan sila ng kasong panggagahasa ng isang aktres na si Pepsi Paloma. Kasama nila sa isyo ang namayapa ng si Richie D. Horsey, ang isa sa mga kanta ni Ellie Buendia na Spoilerium, ay naging usap-usapan sa loob ng mahabang panahon, dahil madalas itong iugnay sa kaso ng panggagahasa ng dating aktres na soft drink na si Pepsi Paloma noong 80s. Gayunpaman, ang isyo na ito ay pinabulaanan ng frontman na si Ellie, na nilinaw na walang ganang koneksyon gaya ng pinaniniwalaan ng mga tao. Ani Ellie, the actual meaning of the song is really mundane, it's all about getting pissed drunk, ngunit ano nga ba ang isiniwalat ng dating kasamahan ni Pepsi tungkol sa TVJ? Ito ay isang sensitibong topic ang naging interview ni Julius Babaw kay Coco Nicolas, dahil tungkol ito sa yumaong si Pepsi Paloma at kina Vic at Joey. Alam naman ng lahat na mainit-init ngayon ang tungkol sa agawan ng trademark ng Eat Bulaga at tungkol kay Pepsi ang laging ibinabatong isyo sa TVJ. Naitanong nga ni Julius kay Coco kung ano ang kanyang alam tungkol sa isyo ng TVJ kay Paloma. Aniya, kasi nga noong araw nagkasama kami kasi sa isang bahay. Ayun pa nga rito ay natanong umano niya si Pepsi kung totoo ba ang kumakalat na isyo tungkol sa kanila ng TVJ. Hindi, aalam mo naman si Tito Ray. Sagot daw umano sa kanya ni Pepsi. Ayun pa nga raw kay Pepsi ay gagawin umano lahat ng kanilang manager na si Tito Ray para lang sumikat sila. Ako mismo ang mag-pro-prove na hindi totoo po yun. Si Pepsi raw mismo ang nagsabi kay Coco na hindi totoo ang isyo na iyon. Lagi na din daw sinasabi ni Pepsi kay Coco na gusto na niyang mamahinga. Madalas din umano nito sabihin na pagod na siya. Samantala, matatandaan na noong September 1982, iniurong ni Pepsi ang demanda kina Vic, Joey at Richie. Ikinagulat ito ng mga sumusubaybay sa kaso, pero pinanindigan ito ni Pepsi. Sa pagharap ng sexy star sa mga reporters, sinabi nitong may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV host sa gawagawang istorya, walang pagkakasala ang mga nakademanda ayon kay Pepsi, at ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Kalaunan, natagpo ang wala ng buhay si Paloma sa kanyang apartment noong May 31, 1985.